Magandang araw, Nels Learning Mix. Kamusta dyan dito sa tweet? 5 hours ago, 6 hours ago ni Chai Toshi Kusama patungkol sa mga FADs o sa mga fathers. Ang sabi niya, goodbye father, have a nice life. Noong pang nakaraang linggo, binabatikos ang Shibarium dahil nga ang sabi ay si Chai Toshi Kusama, siya ay si Sam Bankman na may-ari ng FTX na lumaglag o nag-shutdown ng mga nakakaraang mga buwan. Kung siya ang may-ari, ibig sabihin, pwede rin lumaglag ang Shibarium o yung Shiba Inu. Ang issue na to ay lumabas ng mga nakakaraan dahil dito sa vlogger na to, si Bitboy Crypto. Ewan ko lang, siguro walang magawa, para lang siguro meron siyang content sa kanyang mga vlog o sa mga videos niya para meron siyang viewers. Pero syempre, isa to sa mga kilala na mga gumagawa ng content. Pinanood ko rin, mukhang kapanipaniwala naman. Pero may mga binawi siya na mga salita katulad itong kanyang bagong video 23 hours ago na you see some Bankman daw, hindi siya yung may-ari. Tapos meron na naman siyang binanggit na ibang may-ari. Eh, nakagawa na siya ng issue, lumaglag na yung iba kung bakit ang Shiba Inu ay lumaglag 7 days ago. Check natin. Dito siya banda lumaglag na sa 10:34. Ayan, 10:42, yan yung banda na yan na merong issue na ganyan. So maraming nag-sell off dyan, mga natakot, dahil nga doon sa FADs na lumabas. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng FAD? Siguro check natin ha, para meron tayong idea. Check natin yung FADs meaning. Ang meaning ng FADs, okay, FAD meaning. Yan, dito kay Google, sabi niya rito, yung FAD, ibig sabihin fear, uncertainty, and doubt. FAD is an acronym. Is an acronym that stands for fear, uncertainty, and doubt. When the market discusses FAD, it means a negative event has occurred that seems to be suspiciously timed with large Bitcoin price movements that have an impact on the larger crypto market. So, yung mga FADs, gagawa ng paraan para masira yung isang project at humina yung isang market katulad ng, let's say, ang Bitcoin. So, maraming FADs katulad yung announcement ng SEC ng mga nakakaraan. Ang BTC ay nag-20 pero ngayon naka-recover na ang BTC. Kaya maganda-ganda na yung price value sa ngayon. Okay? Pero sabi nga, dito sa Shiba Inu ay may mga nangyaring ganyan kaya lumaglag siya ng mga panahon na to. Pero yung tao na yon na nagawa ng content ay binawi niya. Sabi niya hindi si Sam Bankman yung may-ari kundi ibang tao. So binawi niya uli. Yun yung mga ganun bagay. Kaya ang SHIB ay naka-recover uli. Sa ngayon ay nag-11.26 siya kasi yung beta, yung Shibarium ay malapit na. Nasa testnet pa lang sila ngayon para sa burning mechanism. Tapos maraming project na kasama nun. Kaya kung sakaling matuloy yung Shibarium ay maraming ide-delete to na zero. Pero una muna, syempre, ide-delete ang 2-0. Sana bukas na agad, no? O sa mga susunod na araw. Pero syempre, kailangan natin mag-antay para doon sa pag-actual burning para sa launching ng Shibarium. At yan yung mangyayari. So, yung mga FADs ay normal lang para ilaglag ang isang project o ang isang magandang mangyayari para sa isang crypto katulad sa Shiba Inu. Abang lang tayo sa mga darating at yung actual burning ay mangyayari yan. Hindi lang nag-a-announce yung may-ari. May post nga siya dito 6 hours ago. Ang sabi niya, yan nga no, goodbye father, have a nice life. So itong Shiba Inu, nilaglag niya na at tinanggalan na ng tali kasi naghihingalo na para matapos na. So para malunod na siguro to. At hindi na siya magawa ng mga FADs.
Kumbaga sa Pilipinas, ang mga FADs, ito yung mga ano, parang ito yung mga marites na gumagawa ng issue tapos hindi naman totoo. So sa mga crypto, meron ding mga ganyan para lang siguro meron silang content. So yan yung gagawin at mangyayari sa kanila. Pero yung project, tuloy pa rin at hindi pa rin naman nagbabago. So continue pa rin naman siya. Kaya ang launching ng Shibarium ay mas maganda ang mangyayari. Sa mga darating na linggo, mag-a-announce na lang ito si Saitoshi Kusama na live na yung Shibarium para sa burning at sa lahat ng mga project na pwedeng pumasok doon.